Mas maganda at pogi pa kayo sa good afternoon, everyone! Ang kapalungan mo. Okay ba? Nag-enjoy pa kayo so far? Pwede ba i-extend naman natin yung aking gratitude sa mga personnel, sa workforce na Kaliraya Resort Club for giving us a very great learning and team-building experience. Meron nga bang team na nag-build? Yes or no? Yes! Itinan natin yan, maya-maya lang yung konti. At syempre, kung meron ba dapat pasalamatan dito, yun ay kayo! Hindi ba? Pinatlangbaan yan, pwede ba? Put your hands together for everyone! Kasi natin ito kayo. Requirement ba ito? Is this required? Yes? Okay, pakibalik yung ano, palakpak. Required pala. Ganto yan o, no? Pag pinabalik yung palakpak. Pwede bang gawin natin? Balik natin yung palakpak, required pala. No? Kaya pala natin ito lahat eh. So, ibalik natin lang ang palakpak. Okay, hindi alam nyo, meron mga empleyado, even though they were required or mandated to come over such a big event like this, hindi naman sila lahat pupunta eh. Tama, mali. Meron pala yung mga makitigas ang ulo. Kanina lang nung nagla-lunch kami sa taas, nagpawentuhan kami, meron daw mga magtigas ang ulo na bibigyan daw ng sanction. Ano kaya yung sanction na yun na ibibigyan ng HR? Sana wag masyado ma-harsh, no? Sino ba dito ang mabibigyan ng sanction? Show yourselves! Come on! Yeah. At syempre, meron pa tayong ibang mga tao na kailangan pasalamatan dito. Pwede bang palapakan na give them a big round of applause? Of course, the people behind this event. If not for these people, there wouldn't be an event like this. Guys, come to think of it, may tao ba sa mga branches nyo ngayon? Wala? Wala, di ba? Who's putting in money? Who's putting in money or sales for the company? Di ba kayo? Walang tao sa shop? Nandito kayo? What does that mean? Walang? Walang pera. See, the company, through the management team, has sacrificed one day of not bringing money in just so they could give this entire day to you. Ang bagal naman ng response. Di ba yung pinapalakpakan? Di ba yung ibigyan ng masigabong palakpakan? Siyempre, ipapasipsip na rin tayo. Baka madagdag na ginawa na. Okay, so what are we here for? Home Sonic. Ang ganda ng pangalan. Home Sonic. Can everyone please say your name with feeling? Everyone, come on. Home Sonic! Home Sonic! With feeling. Yeah. So Team Building 2015, teamwork, makes the dream work. One spirit, one team, and one win. At syempre, sana ay napakasarap ng kain nyo kanina. Masarap ba yung kain nyo kanina? Yes! Syempre, resounding, resonating yes. Lalo-lalo na kapag libre. Di ba? Kapag may bayad ang kinakain natin, o isang plate pa gusto mo, okay lang, busog na. Pero kapag libre ang pagkain at masarap ang tingnan, o isang plato pa, oh, hindi mo na kailangan ipitahin, talagang kukuha pa ako. By the way, I would like to thank everyone na nandito. Dahil, kayo po ay nakatingin lahat sa akin. At don't you worry guys, I will make sure na wala makakatulog. Yung iba sa inyo may mga diskarte pa, no? May nadadala pa na shades. Para saan ang shades? Dahil kapag walang kwenta-kwenta ang sinakasabi ng speaker, anong gagawin sa shades? Isusuot at tamang tulog. Ayan. Don't worry, napaka-observant pa namang speaker. Kapag may nakikita ko ng mga sinusuot, ayan na, binababa na ang mga shades. Umupwesto na. Ayan. Tumatagilid na yung ulo. Ayan, patunog na po.
wala nang kakwenta-kwenta pa lang speaker. Sino wala kakwenta-kwenta ang speaker or hindi maintindihan English eh. Nag-i-English kasi. Teamwork makes the dream work. Makes the dream. Okay, gets ko na, di ba? After 15 minutes, na-gets na niya. So we will make sure na everybody is involved. Apply. Hindi ako mag-stay dito sa taas. Mamaya. Kaya nga kahapon, chinek namin lahat ng mic to make sure na hindi sila mag-putol-putol. Dahil I will make sure that I go around to engage or involve highly everyone. Okay ba yan? Yes! Okay. And syempre, gusto kong magkaroon ng idea nika. Ano ba mga areas for improvement pagdating sa teamwork, effective communication, etc. etc. na mga tao to? So ang decision ko, sumama ako sa isang team. At ang maswerteng team na sinamahan ko kanina na nag-team building kayo ay ang Team Alpha. Nasa lang Team Alpha, pwede ba? Show yourselves! Make your presence felt! Ayan. Oh, sa out of Team Alpha, sino pinaka-grand winner? Kami! Ayun! O bakit magkakalayo kayo? Nandun, majority of Team Alpha, nandun kayo. May NQ ba kayo naman? Ayan. Tapos na ba tayo sa, ano ba yun? Yung pinaka-finale talaga? Yung para ma-identify yung grand champion? Earthbound ba tawag doon? Tapos na rin tayo doon? Ah, wala pa. Mamaya natin pagpapatuloy. Okay. So, sa team building ng Team Alpha, nandun ako. Inobserbahan ko kayo. At meron ako mga isi-share about areas for improvement about teamwork. Na sana, when you go back to work on, well, tomorrow, no? Because it's still Thursday. But it's not the end of the week yet. Yeah. Unang-una, nung nandun pa lang tayo sa loob, ang pinakaunang napansin ko ay, kapag may mga situations na napakadami ng mga tao involved at okay lang sa'yo na hindi ka mag-participate dahil sobrang dami naman, meron naman dyan na what? Mag-suggest o kaya mag-volunteer na maging leader sa cheering pa lang nakita ko lang agad yung mga areas for improvement sa teamwork at yun ay naghihintayan na may mag-initiate. Kanina nakatambay ako dito, meron grupo ng mga I will not single out any team. But dito talaga, hinihintay ko sila na merong masimulan sa cheering. Wala talaga. Sabi ko, kailan kaya yung kilos kong mga to? Naghihintayan. Until merong somebody in the middle. Ano siya eh? He's gay. Yo, sabi ko, yung nag-initiate. Sabi ko, finally, merong nag-initiate. At buti na lang, napaka-energetic and lively nitong tao to. Dahil, what? In-infect niya ng kanyang enthusiasm yung mga kasama niya dito. At finally, lahat sila kumikilos na rin. Lahat sila nagsasalita na rin. Lahat sila nakiki-enjoy na rin. So, finally, eventually, after several minutes, ayun, may buhay na yung grupong yun. Pero, I have to commend yung grupo na nakapwesto doon, ha? Talagang yung, sino yung group na nakapwesto? Ayun mismo, ano pa pala yun? Hindi naman ako bias, napansin ko lang. Pero, kasing energetic din ang grupo na yun, alpha pa na yun, yung grupo natin ito. Sino yung grupo natin ito? Inoobserva ako rin yun eh. Ayun, very good. Yan ang sa mga traits ng Pilipino-Pilipino talaga, no? Yung kapag, if people make you feel good talaga, you show yourselves right away. So sana, one aspect of teamwork na kailangan din natin baguhin yung hintayan. Pero on the other hand, not all people can be leaders. Tama o mali? Isipin nyo na lang kung lahat tayo leaders. Bakus kaya? Organizes kaya? Pero kaya matatapos kapag lahat ay nililideran? I don't think so. Kasi ang tendency kapag lahat ay nagliliderideran, lahat ay nagmamarunong. At kapag lahat ay nagmamarunong at lahat ay nagsasalita, anong usually nangyayari? We talk over one another, nagsasapawan. Kaya imbis na maging orderly or organized yung strategizing ng grupo, dahil sabay-sabay nagsasalita, sabay-sabay nagpapasitlaban, lalo tumatagal, walang naayos. Oh, bukod sa cheering, ang isa pang napuna ko or na-observe ko sa mga team building games yung nilaro kanina, ay yung sa minefield. Naalala niyo ba, Team Alpha, yung minefield? Naalala niyo?
Ako naalala ko. Ano nangyari sa inyo? Bahay na ngayon, di nyo na, nakalimutan nila yung dinaro nyo. Di ba yung minefield, I'm not sure if the other teams were able to play it. Yung minefield, yun yung may mga nakakalat dyan sa may grass area. Tapos, while blindfolded, you have to avoid stepping on, kicking off, or hitting yung mga nakakalat na mga mice. Di ba? Just to associate it with landmines, ang landmines, kapag nadikitan o natapakan mo, ano mangyayari sa'yo? Sasagot ka. So ito naman, ang napansin ko sa kung paano nag-strategize or how they played it out during the minefield, napansin ko may isang grupo doon na nakikipaglaban with the rest of the teams na puro lang sila cheer. Pero walang coaching. Kaya hindi ngayon umubra yung cheering nila. Puro sila cheering. Go, 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 go! Eh wala silang strategy, wala silang coaching. So bawat lakad, bawat step ng tao, naapakan niya yung minefield. So it was only in the middle, halfway through the game, that the rest of the team realized na teka, hindi cheering, hindi moral support ang kailangan ng teammate natin. Kailangan nila clear instructions. Saan ako pupunta? Kaliwa kanan, patatapakan ko na ba o hindi pa? So yun dinalabansin ko sa kanila. Alright? Pero guys, hindi lahat na pagkakataon ay puro na lang tayo giving instructions sa ating mga teammates or coaching them or mentoring them. Meron din mga pagkakataon para ngayon na nakikinig kayo. Meron iba sa inyo na ang spirits nyo, ang energy nyo ay they're already coming down. So kailangan nyo ng extra boost. So doon ngayon, lumalabas yung tinatawag natin na moral support. Doon ngayon, lumalabas yung tinatawag natin na extra support, motivating, inspiring. Sa trabaho ba? Yung mga leaders nyo, yung mga supervisors nyo, yung mga managers nyo, yung mga senior managers nyo, magaling ba sila mag-motivate? Oh, and don't just answer because you wanna please them. Huh? Ay, katabi niya yung boss niya. Ay, yes! Yes! Wala na lang, napitan na ako ng tao. Sir, tanongin mo uli ako pag hindi ko katabi yung boss. So far, so good. Your supervisors and your managers know how to motivate or inspire you. When you are at your all-time low, ano yung mga all-time low na yun? Kapag walang pera. Pero syempre, ang samahan, hindi lang nasusukot kapag gusto mo umutang na pera. Ang pagiging magaling na supervisor or manager, nasusukot yan kahit paano klas ng tulong ang hingin mo sa boss mo. Pero, huwag tayong magkaroon ng paniniwala o yung mentality na hingi na tayo ng tulong kapag kailangan natin ng tulong. Or kaya, kapag tayo yung humihingi ng tulong, agad-agad tayo lumalapit. Pero kapag ang boss naman natin ang gusto humingi ng tulong mula sa atin, nasaan tayo? It's always a give and take relationship. Di ba parang sa mga mag-boyfriend-girlfriend? Di ba parang sa mga mag-asawa? Yung isang side, lagi na lang siya nag-i-expect dito sa isa. Wala na akong time. Wala ka ng time sa akin. Bakit kaya ganoon? Nung single pa lang tayo, kapag nagka-cross tayo ng street, sobrang alalay ka sa akin. Uy, dandahan lang. Tara, baka masasasaan ka ng mga dumadaan mga sasakyan. Pero nung sila'y naging mag-asawa na, at medyo nag-1, 2, 3, 4, ibibilang na ng maraming taong together at mag-asawa. Yung may mag-asawa pag tumapawid sa kalsada, hindi na ako na dati ng dalaga pa lang sila, binata pa lang sila, no? Bisan mo nga, ang bagal-bagal mo masasagasaan. Nagbabago, no? Ano ka ba? Bakit to? Bakit to? Girlfriend mo pa lang ako, napakasling mo ngayon wala na. Eh, syempre, ipapasigla pa lang ako. O, sa pagkain, kumakain, kumakain sa isang magandang restaurant. Tapos, nagkaroon ng konting mumu or ng konting dumi sa bibig yung girlfriend na yung girlfriend. Ang sabi ng boyfriend ko sa girlfriend niya, uy, ang dumi-dumi na yan bibig mo. Ako, ayan. Yan.
Ayan. Tapos, kung mag-asawa na, na matagal-tagal na ang relasyon, ang baboy-baboy. Ang tagal-tagal mo na meron kapag lumis sa bibig. Binisip mo yung nakakahiya ka. Bisikip ang kasama sa'yo. Nandito pa mag-device yung fine dining restaurant. So sa relasyon ng supervisor or manager, pati ng empleyado, ganun din. Ang supervisor or manager, you are expected to always be there for your person. Pero yung tao kaso ba, kapag naman yung supervisor or manager mo naman ang may kailangan sa'yo, most especially kapag yan ay incorporated, bigyan mo naman ha? Oras. Okay ba yan? Isa pa ang napansin ko, no? Ang sunod na tinaro ng Team Alpha ay yung sa Unity Walk. Nag-enjoy ba kayo doon? Sa ibang teams, naranasan niyo ba yung Unity Walk? Yun yung merong kahoy, tapos may lubid na hawak-hawak niyo, tapos all together, mag-i-step right-left kayo. Yan. Doon natutuwa ako eh. Kasi ang ganda ng coordination.